recipe natin ngayon, magpapakulo tayo ng 1 litro ng tubig. Nilagyan ko ng asin at tsaka mantika. Tapos naman, tatakpan ko at hihintayin hanggang sa kumulo. Habang nagpapakulo ako ng tubig, gagayatin ko muna ang mga ingredients na ito. Hello, Kakusina! Kumusta? Panibagong negosyo, recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Natsak, matatakam kayo. The best itong inegosyo. Gustong-gusto ng mga bata. Naku, gustong-gusto talaga nila ito. Pwedeng snack ng pamilya at syempre the best pang negosyo. Paki-check ang description box dahil nandoon ang kumpletong lista ng mga ingredients pati na rin ang costing ng ating recipe ngayon. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, paki-like itong aking video at paki-subscribe na rin. Paki-pindot na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes na ina-upload ko. Maraming salamat! So ito na, itong carrots na aking hihiwa-hiwain or hiniwa-hiwa ng maliliit. Tapos, ito namang ham. Pero pwede kang gumamit ng hotdog lang o kaya giniling na karne. Since ito yung available sa aking ref, so ham na lang ang aking gagamitin. So ayan, hiwa-hiwain lamang natin sa maliliit. 3 piraso lang ito. Ayan, meron ako natirang hotdog. 1 piraso lang. Pwede na ito. So, hiwa-hiwain lang din natin. Pero, pwede kang magdagdag nito ha. Itong mga ingredients, lalong-lalo na yung ham at saka hot dogs. At, gagamit tayo ng Alaska Evap at itong cream. Pero, konti lang nito. Mga kalahati lang. So, ayan. Kumulo na ang ating tubig. Maglalagay ako ng 200 grams ng elbow macaroni. Yan, konti lang ito. Pero pwede mo pang dagdagan ano kung gusto mong magluto ng maramihan. So ayan, lulutuin natin ito ng 10 hanggang 12 minutes. Yan, constant stirring lang ano para hindi siya magdikit-dikit. Yan, kapag naluto na, ano, kapag lumambot na, pwede mo na itong hanguin, i-drain para hindi siya mag-overcook. Ayan, hindi ma-overcook. So ayan, medyo naluto na. So, i-drain ko na ito. Ngayon naman, magigisa na tayo ng ating pampalasa dito sa ating macaroni. So, igigisa lamang natin ang bawang. Ayan. At saka sibuyas. Naku, ang sibuyas, napakamahal. Pero maliit na sibuyas lamang itong aking ginamit. Ano? Yung napakaliit lang. So ayan, gigisahin lamang natin ito sa butter. Pwede kang gumamit ng mantika lamang ha, hindi butter. Tapos itong aking carrots kasi nga naman yung carrots matigas yan. So dapat isinasabayan sa bawang at saka sibuyas. Ayan. And then maglalagay na tayo ng ham. Ayan. So lutuin lamang natin ito. Pagkatapos ng ham, maglalagay na tayo ng spaghetti sauce. Bali, 250 grams lamang ito. Ikaw na lang ang bahala kung anong brand ang gusto mo. Basta ito ay walang sponsor. Hindi ito mga sponsored ha. So ayan, ilagay lamang natin. Tapos maglagay tayo ng paminta. Konting paminta at saka oyster sauce. And then paghalu-haluin hanggang sa makumbine itong ating mga ingredients na inilagay. Magdadagdag pa tayo ng isa pang ingredient, yung pampalasa. Yan, maglalagay tayo ng yun, cream. Ayan, so kalahati lamang ito na cream. Ano ang aking inilagay? Ayan, so i-mix lang natin ito, i-combine natin. Ako, na-imagine ko lang kung gaano kasarap ito, napaka-creamy. So, ayan. And then, kung gusto mong may pagkamatamis, maglagay ka lang mamaya ng asukal. Ayan. So, inilagay ko na lang yung hotdog. Ayan, yung 1 piraso ng hotdog na hiniwa-hiwa ko. Ayan, maglagay naman tayo ngayon ng asukal. Ano? Ikaw na lang ang bahala. Asin at asukal yan ang aking nilagay. Ano? I-pansyahin mo na lang kung anong, kung gaano karami ng asukal ang ilalagay mo. So, ayan. Kapag kumulat na, ayan, ilagay na natin ang macaroni.
So, ayan. Tapos, i-mix lang, no? Hanggang sa makombine lahat, malagyan ng sauce ang macaroni. Tapos, hintayin kumulo-kulo, saka munahanguin. And then, ito na yung ating white sauce. Masarap talaga ang white sauce kapag merong butter. So, butter ang aking nilagay instead na ordinary na mantika. So, ganun pa rin, magigisa ng bawang, sibuyas, ayan, at saka ilalagay naman natin ang ating evap milk, yung isang piraso ng maliit na lata. So, ayan ang aking inilagay. And then, pakuluin lang. Tapos, maglagay na ng mga pampalasa, paminta, konting asukal, konting asin. Basta hindi siya maalat at hindi rin masyadong matamis. Ayan, naglagay din ako ng cornstarch slurry para maging malapot itong ating white sauce. Tapos, ayan, kapag lumapot na, pwede nang hanguin at isip aside. So, ito na, luto na lahat. Dito natin ilalagay sa 1/4 round tub na ito. Ano? Pero ikaw pa rin ang masusunod kung ano ang gusto mong gamitin, ano, kapag iyong ininegosyo. Pero ito yung sa akin. Ano? Para naman maibenta mo ng medyo, medyo kikita ka. So, iyan. Naglagay muna ako ng yung pasta sa ilalim. Tapos yung gitna naman, yung white sauce. And then, lalagyan na naman ng macaroni sala. Macaroni sala to. Macaroni. Ayan, yung pasta. And then, yung toppings naman natin ay ang cheese. Pwede kang gumamit ng ordinary cheese lang. Merong pang mumurahin. Ako, merong pang nabibili. So, ito na kakusina. Pwede mo na itong ibenta. Ito na kakusina ang ating no-bake cheesy macaroni na napakasarap. The best itong inegosyo sa mga paaralan. Pwede rin ibenta online. Nako, gustong gusto ito ng mga bata. Lalo na kung madami pang cheese ang iyong ilalagay. Kaya ano pa ang hinihintay mo kakusina? Mag-start ka ng magnegosyo. Lalong-lalo na ngayong Pasko. Aba, aba, aba. Mabenta ito! Maraming salamat kakusina! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe na sa aking channel. Hanggang sa susunod na video ko, maraming salamat!